Anak, unsa man ni? Imo kong ibilin. Ang kawatan imong dad doon sa langit, ako nga imong inahan imong ibilin. Unsa man ka? Nabunagin ka na, nag-convert ka ba nabunagin? Ba't nag-convert ka ba nabunagin ba? Imo kong ibilin. Ang kawatan, di dala sa langit. Ang inahan di madala, muriklamo gyud ko. Muriklamo ko kung ako sa mamiri. Muyo ko nga, di na mahimuna. Imong dadon ng kawatan, kay naas versikulo. Kung saan ko na, dili ba ko di mo dadon? Niya, mahingon si Jesus na. Tagad maha, ulat sa man. Kaya itong pangitaon dili sa Bible o dadon baka na ko sa langit. Kay, uwa dili sa Bible man, di ka na ko madala sa langit. Kay, mag-agad mo sa Bible, one day ka na, baptist ka. Baptist ka na. Imo kong ibilin, imagine ka. O kung ako si Jesus, kisa may akong unahog dala, ang akong inahan o ang kawatan? Siguro ginagog dala ang akong inahan. Dili pwede nga mag-una ang kawatan sa langit. Mangawat po niya siya dito ay magbantay. Kung ako si Jesus, unahon akong dala akong inahan. Pagka humantuan ang inahan sa langit, ipasunod akong kawatan. At isa na yung magbanday dito. Gold na raba dito ang mga lingkuranan. Bisan kayong maguna ang kawatan dito. Sa Biblia mga kaigsunan, tinuod walay direct verse na nagingon na gidala ni Jesus ang inahan sa langit. Pero kung gidala niya ang kawatan, technically speaking, klaro na gidala usap niya ang inahan. Amen? Palakpakan na ito ang Ginoon. Ito po nakasabot. Muna may mi magwali mi sa una ana mami mga pastor magwali o dimuhan ta muha dimo ni siya o sa pagwali sa mga pastor mga di mga pastor may tuon kung gusto kang maluwas receive Jesus Christ as your personal savior and when you die you will go to heaven ha muna mi nalias mga pastor this is what the Bible says John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Niya ang pastor magwali panimutun ba yun? John 3:16, John 1:12, niya ang katoliko nga naminaw at susuwali sa pastor ngayon ang katoliko nga, siya gitingan ni tinuod, no? Ipaningot man ang among pare magwali, o may singot? Kalma rin kayo sa pulpito mga na, mga isuon, ang atong ebanghilyo. Pero ang pastor, mga isuon, ang kaluwasan na alaman kang Kristo. John 1:12, if you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you have the power to become children of God. So, mga ka, manguruk eh. Tinudan na yung gitingay ni. Ni ang pare, pinahinay, kaya labi na, si Cardinal Vidal may maghumili. Tinupiya pa man. Diba, mga isuon, maayong bunta. Ningon sila. Nga naman lagi, nga ang mga pastor di man mahadlok masayo. Nga naman ang mga pare nga na may outline. O tinuod pa nga sila yung dalas kamaturan, magdadaap man siya outline. Kaya mga pastor, nga naman nga disupit suman ilang pagwali, di man mahadlok masayo. Nga naman di mahadlok masayo, kahit dugay na silang nasayo, manalina na sila mahadlok masayo. Mabit na lang, ang kardinal magwali, ito nga yun, masayop niya. Kabantay ka, dito ko nakarealize, pastor ba, mga obispo, ang ilang wali, ilag yung iswat, i-word for word pa, imuman pang libro pagkahuman, nga naman nga iswat yun kay, siguro nga wala, makakontradict sa mga doktrina, nga gi-aprobahan sa milabay mga Santo Papa. Amen? Karon kung mo'y upline, upline, dito lang ka, dito huwag ka sa'yo. So ha kay Zora, dito na ako nakita, nga, maudiay anime, nga naman na gina, si Brother Eli Soriano, kapag hindi nakasulat sa Biblia, hindi tayo maniniwala. Ang nakasulat lang, ang ating paniniwalaan. Yung atlido mong Soriano, hindi nakasulat sa Biblia, naniniwala ba kayo gabi Soriano? Ang nakasulat lang sa Biblia. Kapag hindi nakasulat sa Biblia, hindi tayo maniniwala. Ang nakasulat lang. Yung apelido mo, Soriano, hindi naman nakasulat sa Biblia. Naniniwala ba kayo? Tiga ang mga Soriano. So dito mga kaigsunan. Din, sa una,
ang sa pastor pa ko, aron mga katoliko, mahadlok manguros, muna din me. Mag-inibay gusta rin na mo, muna din me. Mangigsuon, may gabi sa inyong tanan. Karoon ang atong topic, may tungod sa pagpanguros. So, tingnan mo ka mo, nga nyo nga ang pagpanguros, dili sa manguros. Kaya sa unang panahon, God, sa paglansang ni Kristo, wala pa'y microphone. Wala pa maimbinto ang microphone. So, tungod sa kasuko sa mga tao, nga gusto nilang malansang ang Ginoo, singgi sila, ilansang sa krus! Na di man madungo kayo may microphone. Sa kasuko sa mga tao, kaya di man madungo kayo, wala pa maimbinto ang microphone sa una. Ilan nilang disinyas? Muna mga igsuon ni ang pastor magsipit sa Biblia. Muna mga igsuon na dili sa manguros. Kay ni atong panahon na wa pa madiskubre ang microphone. Amen. Tuba po mga nanimbar ito sa 19-1. Amen. Kay tinuon wa pa ang microphone. Muna naging yun 50-50 ang tinuod. Half-truth ba? Wapay microphone! Moto nga sa una, sa ilang kasuko, nisinggit sila, ipalansang ang Ginoo sa cross. Wapay microphone! Moto nga ilan na lang gising niya. Ipalansang! Yan, mo yung mga nagtanaw, tinuod yun na, kaya nagsipit ko Biblia ang pastor. Pero ngayon din gisulti, what Biblia? No? So, dito ko nakarealize, Lord, naman ko yung mga doktrina nga inconsistent. Nagitanaw na ko ang mga larawan. Muingon mo din ang mga imuingon mo din ang mga akuhan sa una ng mga protestante nga. Ang katoliko good na sayo kay sa una wala nila ipabasa ang Biblia. Muna naabot ang mga protestante aron nga ipabasa ang Biblia. Kaya ang atong unang mga katigwangan, pag abot nila ni Magellan, wala nila pabasa sa Biblia ang atong mga katigwangan. Muna nga nasayo pang si Bang Katoliko, kaya ningon bitaw sila na, ay magbasa si Biblia, kay makabuang, di na nag-ampo ko sa Ginoo, Lord, tinuod ba ning amo ang baruganan, na ningon man ang Katoliko nga di ipabasa ang Biblia, kay makabuang? Doon na ba ni Sir Rason? Nga nung huwa man pabasaha ang among mga lulo sa among lulo, ni atong 16th century, pagkabot ni Magellan. Ipangina na kami sa sinuningon, Ginoo nga, wala sila pabasaha, kay di pa ka maumubasa mga iliterate pa to sila. Oo, di ay. Alam na lagi mo pabasa ko si Biblia mga iliterate, himuon niyang puto sa ilang tabako sa una. So, niyato na yung panahon na, sa karaang panahon, doon ay valid reason na ang ato makatigwangan, wala pabasa sa Biblia. Karoon, daghan man sa ato mga apuhan na namugos pagbasa sa Bibliang linatin. Muna nga, daghan kayo sa mga albularyo din sa atong kapukiran. No? Nga o maglapad imong ulo, tutuan. Tutuan, anak. Tayhupan. Kung lapad ang imong ulo, tayhup ang humagli natin, linatin na ano? Huy po ni imong ulo para mawang labad. Kunya, tayhup. Kunya, kung skin disease gani, no? Kanang kagid din sa ulo, ang dili tayhup, tutuho. Kanang tutuho, daang laway sa tiguang ni tutuho. Imagine ka, mga igsunan, na ibuong tong usaka inahan. Kasi nga ayaw yaga eh, prenenuhin. Kay klaro kayo nga, klaro yun kayo nga na ayaw ang ugahin sa akong anak. Sa niyang kitutuan ni Tatay Pablo. Si Tatay Pablo, 95 na edad. Pagkahuman, ingon ang nagbantay sa payag sa bukid nga. Ulat ng mudiri kay mubuat si Tatay Pablo. Iyan na ng tutuan, maayo na. Buat Tatay Pablo. Sus, pagtutuan ni Tatay Pablo. Pagtugpad ni Slaway ang Tatay Pablo na matay man ang ugahit. Natay mo ng ugahit na magpa-whirlpool mo minin ako eh. Kinsi ka to eh, God, Tatay Pablo. Huwag tugpas tupras. Muling mapabasahan mga kaisunan. Kay dili pa man available ang Biblia sa atong pinulungan, di natin pa, niya wa pa'y grado, dili pa yun makatarungan nun na ipabasa sa atong makatigulangan. Modi ay nga sa ato ang awit sa Dinyo sa Antonio sa Cebu, mingon nga dini sa siyudad sa Sugbo, ang matahumong larawan,
sa daang tao palangga ug sa pagsud-on kanimo, Kristiyanos sila nahimo. Ang atong makatigwangan, wala mahimong Kristiyanos pinaagi sa pagbasa sa Biblia, kundili pinaagi sa pagsud-on sa mga larawan, sa mga santos, gipasidunggan sa langit ng Amahan, na ilang masabtan ang plano sa Dios sa kaluwasan. Amen? Not by reading, but by looking to the holy images in the ancient times, they understand the plan of God of salvation, not by reading the Bible, but by looking to the holy images. Nga naman, kay wala pa sila'y capacity sa ilang huna-huna na musabot sa mga versikulo, kay wak pa sila'y grado. Niyatong panahuna, ang atong makatigwangan, wak pa'y grado. Mas naapay grado ang antipara nila. Amen? So dito mga kaigunan, napadayin ko o kanan research sa kumamumiri, hangto na abot ko sa gitawag purgatory. Nag-study ko sa purgatory. Ang purgatory, diligyan ni mo yun, huwag purgatoryo! Kayo huwag purgatoryo nga mabasa sa Biblia. Pero pagbasa na ko sa Catechism, the Catholic Church number 1030, ang purgatory, ang yan equivalent sa modern times is final purification. Purification, the word purification is recorded in the Bible. Luke chapter 2 verse 22, Leviticus chapter 12 verse 1 to 4, Leviticus chapter 14 verse 1 to 5, atong makita nga dunay purification. Bisan ang Ginoo ni mando sa iyang mga katawhan nga there must be preparation before entering into the holy place. Amen. So dito ako na sabda nga, do not give purification before entering into the kingdom of heaven. Kunya, niingon man sa Biblia, nagunang-una ko, hala no, niingon na ba ang Biblia nga, kagtong doon na pa'y gamay sala, di kayo makasunod sa langit. Then, ang among doktrina, mga pastor, may mga, kung nakay sala, dito ka sa impirno, kung wakay sala, dito ka sa langit. Di, ah, naman natin doon po kayo, anak, niya ako, Lord, wala bagay ko'y sala. May mga magino, ang akong kita na akong gugulingon, dili man ko sigurado, dahil sa mga sala. Di ko makadito sa langitan eh. Kuyawan ko, kay tingali niya mamatay ko niya, inigadso na ko sa bangal sa Ginoo, mayroon Gino, okay, Pastor Noe, naluoy yung kunin mo, kay Pastor ko ka. Oh. Pero dili na to, dili ka na ko mapasulod sa langit. Kay Lamas, Revelation 21, verse 27 nga, kung doon na pa kay gamay sa la, sige ka kasulod sa langit. Nadili ko ka na ako mabutang sa purgatorio kay subak mas imong doktrina. Di man ka mo to, anak. Nadili ka na ako mabutang sa langit kay napamang kayo gamay sa lahat. Kunya, alik yung takas purgatorio. Naluoy ko nimo, pero huwag mo ko ilang mahimo. Di man ka mabutang sa langit sa purgatorio. Dito kita na ako ikabutang sa impyerno, huwag ko ito eh. Wala, luoy na yun mo, no? Kung wala niya mo ang doktrina sa purgatorio, gamay kayo may sala, dito is impirno. Kaya mo may among kabasa, if you cannot enter heaven, you go to hell. Uyawa ng waliya, oy. If you are not qualified to enter heaven, immediately you go to hell. Yeah, tanong-tanong ako, di ba ko perfect? So kinalang ikaw purgatorio? Claro de makay makaitunan, na there is purgatory. Motungan, yan ang panahonan, sa pag-study na po, sa history, ni decision ko gikan sa year 2000 sa daghan pa na kong mga theological research, ni decision ko nga magpabunyag simbahan katolik. Pero kuyawan ko, kaya kung manahuna, hala no, pabiyaan ako ni akong simbahan, akong iskulahan, ni akong pamilya, puros mga protestante. Muto nga, year 2005, muhunat ko pa katoliko. Muhunat ko katoliko, ano? Kaya mo, ay, di lang pumuda yun. Kaya, kuyawan lang ko, 2006, until 2007, naki-istorya kong Cardinal Vidal. Yan to kong Cardinal Vidal. So dito na ako ipapuhagay ang tanan ako nga akuhan. Ito si Cardinal Vidal na, if you are sure, then why not accept the sacrament of baptism? Tumato nga, sa nadugay madali makaitsunan, i-decision ko, kunya niya itong October 5, 2007, ibunyagan o ikumpirmahan ko ni Bishop Osilito Cortez sa Cebu City. Dito nga kaigtunan sa akong research, sa ko ang konversyon, dito nagsugod ang bukid sa ko ang kinabuhi.
Ang tanan akong mga classmates na pastor, wala na, sukbo na tayo. Hudas ka, ako'y hudas ko no. Kay nagluig ka, gibunyagan kang protestante. Nag-eskwela ka nga protestante, nagkabaybuskol ka, nagpastor ka, nagkatoliko ka, hudas ka. Ang katapusan ganyan sa kete, hudas ka, nagpastor ka, hudas ka. Hudas, ang akong pagkasunod adlaw, meeting ngayon ang obligasyon. Kinana papawao na ganyan sa pastor Lumi, dinis atong simbahan, kay nangisalaag na siya. Pag-meeting sa obligasyon ng mga elders, mga kaisunan, ang akong atukos kong pamilya, ang pamilya na ko, kailaban man sa obligasyon, alagpot, oy, pagkasunod ang daw, lagpot, di ka malagpot, ikihan sa korte. Di ka malagpot, ang kontra niyo, ang imong obligasyon, ang imong pamilya, why mo laban ni mo? Kay ikaw, nag-disip ka lang sa mga Katoliko. Nag-disip ka. Tanan ni mo nga yung binto na si Maria to langit. Dakong baka. Dakong baka. Pero ina ko, uniya ko yan. Ingon ni mo kay kumudawat ni Kristo, ikamatay. Ikamatay ko yan. Sa nidawat ni Kristo, asa man dito yun? Kristo sa langit. Kay mo rin ang versikulo. Yan si Mama Mary ko yan. Siya was langit. Kay mo ay versikulo. Kuno sa langit. Sabo, sa ato manay kuya, ang mga bulagin, ikamatay, dito sa langit siya, oh! Si Mama Mary, wah! Kayo may bersikulo! Siya, unsa man mo kuya mga bulagin, unsa mo giswerte mo? Ano kayo, giswerte? Naina ko na na, maguna ang mga bulagin dito, Mama Mary, wapay klaro. Kay, ikaw na siya mga ginadoktrina sa Katoliko, kay ang titling sa Katoliko mo, si Mama Mary to sa langit, kung tirong yun, nawa lagi sa langit, kayo ay bersikulo. Dito, akong nakita ang magigsunan, ang pangutana, ang among wali, kung mudawat ka ni Jesus, maluwas ka, ikamatay ni mo dito ka sa langit, di, doon ay pangutana, ay padalang ginoo sa kuha, minsay sa ginoo sa kuha, kinsaman, ang pinakaunang midawat ni Jesus Christ. Na malandong ko, ang pinakaw ng nidawat ni Jesus Christ, dili ang mga pastor sa born again o baptist, kung dili ang mahal na Birhen Maria. The first person to receive Christ in her heart is not the pastors, but the Blessed Virgin Mary. The first person to receive Jesus Christ in her heart. Amen. So kung ang mudawat ni Kristo karong panahuna, ikamatay Kristo sa langit, ang makatarunganon na maguna sa langit, ang unang nidawat ni Kristo, walay lain ang mahal na Birhen Maria. So dito ko nakasabot, mga kaisunan. So, inoon man, napahawa ko, pagbibalin ko sa gamay payag. Murang akong kinabuhi kay first pastor man ko sa Cebu nga na converted, the first pastor converted into the Catholic Church. Murang wa kay ko'y idea. Kung saan ako pagmanis kong kinabuhi, so nibalin ko gamay balay sa pardo. Tatok din akong support. E kini mga Pilipino sabihan man, Radyo Baktas, kabantay mga Radyo Baktas, nagbunyagan ko nung bakuna. Naadali nang nanawag sa Amerika nga, ikatog na ng support na dala ni Pastor Nui. Kaya si Pastor Nui, Katoliko na, naisalaag na. Sus, kakupin dito eh. Katoliko dito, grabe ni Pinoy eh, Radyo Baktas. Sus, pagkasunodan daw. Nagkuhala ko, di na ko kasabot mamanis kay kining, naakay support $1,000. Kalit na kakupo. Sus, ang nakuha, dangit ako sa kabuhan, ang akong naong, haga na kayo naong, huga na kayo naong. Unya, ang buhok na ko, walang tupi-tupi. Una may porta. Ana din ako mga bimbro nga. Unya, unsa naman ka pastor? Wala naman kagnaong ihuda. Ana din ako mga elders. Ikaw ba? Ikaw ba? Imuntang gamito ni mong utok. Karong panahon na praktikal na ta. Unsa na imo mga doktrina-doktrina. Research-research ni mo sa history. Karong wala kay kwarta. Wala yung suli mong pulsa. Imong buhok kalkag kayo. Wala kay tupi-tupi. Praktikal na ta karon. Ah, praktikal. No? Pero nako, sige lang kuya. Kay maskin pag, wa, gini akong buhok kalkag kayo. Wala makapatupi. Pero mabot ang panahon. Makabalik ako pagtupi. Huyo ko dito. Ah, niya, dayon. Suko kaya kung mga iksuon. First, Christmas party na mo sa among balay. At suko, igutong kege. Wala lagi ko'y kwarta. Pang akong papa, tinilawa si Kuwak. Suko kaya, no? Dagko king laway lang yun, tanaw, no? Katoliko. Katoliko. Impirno ang Katoliko. Anong inyong pagtuo, Maria?
Maria, 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 Maria. Nako, pero pa, akong gibasa sa Biblia pa, tukusong ang balay, akong gibasa sa Biblia pa, katuloy si Elizabeth pa, o si Elizabeth, no, katuliko dito si Elizabeth. Siya asaman, nabay, versikulo si Biblia, katuliko si Elizabeth, siya dili, wala, dili klaro ang katuliko, pero klaro sa iyang aksyon, katuliko si Elizabeth, kay pagingon sa Biblia, ang Elizabeth, go to the hill country of Judea and enter the house of Elizabeth and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mama Mary's greeting, John the Baptist in her womb leaped for joy, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Elizabeth shouted, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb. Why is it allowed to me that the mother of my Lord should visit me? Because when I hear the sound of your breathing, the child in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord will be fulfilled." See, John the Baptist panibigo. 6 months, pagkadungog ni John the Baptist sa tingog ni Mama Mary, nilihok si John the Baptist, naninkaw mo siya lihok, katulikog yun to pa, kay kung gulagin pa to, di man tumulihok, bukag yun to marap. Ha, kung papa, nisigan mata, niyo na kung papa. Katulikog yun to pa, kay kung, kay pagkadungog ni John the Baptist sa tingog ni Maria, o si John the Baptist nilihok sa kalipay, katulikog ito si John the Baptist. Uriya si Elizabeth at disingit, bulahan ka sa mga babae na tanan, bulahan o sa ang gisabak ni mong tiyan. Nga no ka ha, nga gitugot man ka na po, nga ako dukahon sa inahan pa ko dito. Kato reaksyon ni Elizabeth pa. Reaksyon to sa katuliko. Kay kung bulagin po to sa katuliko, kung bulagin po si Elizabeth, dito mo gawas yung kwarto. Pero kay katuliko, linikaw mo yung gawas si Elizabeth to eh. Blessed are you among women, pinatiguang na kayo. Blessed is the fruit of the womb. Why is it allowed to me that the mother of my Lord has come to me? Nako pa, pananlitan, ikaw si John the Baptist na naa sa tiyan ni Elizabeth. Muli nyo po ka ba? Muli na kong papa. Ah, kanilin mo mga pumutana, nansis, walay pondisyon sa Biblia na ko. Doon mo kong pumutana, naabi ni pondisyon. Ano ako, muliho, pagkip sa gamay lang liho ba, no? Ah, kanilin mo pumutana, theologically, invalid, kanilin mo pumutana, biblically, walay pondisyon, nansis, walay kong mapapag naabi ni pondisyon. Ano ako ba? Kung ikaw si John the Baptist o si Ann Elizabeth, muliyog baka ikadungog ni Monti, sa tingog ni Mama Mary, muliyog baka sa gamay lang good pa, nagsibok ba na? Siya, abin mo ba? Kanara bang bata nga di na muliyog? Patay na na. Kung ang kinahanglan, kung ikaw si John the Baptist, dili ka mag-be-learn again. Kaya di ka muliyog ito, mamatay ka. O ganto si Elizabeth pa? Sa tulik po ito, madrid ka, nisinggit ko siya. Kung bulagin ba ito, dito mo singgit. No? Maghilong na ito. No? Ni anak pong Maria ay, Diyos Diyos, sarbani. Mugawa, suot, tas kwarto, ay, sa mukha ni Maria Maria na po. Pero, nigawa sa si Elizabeth. Sa akong papa. Sunod buwan, balik ko po sa papa. Kasi ko kampo, Lord. Ang akong papa, mama, Lord, mga tiguang nga ba? Mayroon nga, magkasabot sila sa akong nasabtan kay si Bilgit, si Bintinangin na Gurangidan. Sunod, tuwi, balik ko rito. Unya, tabangan ko lang dibati. Magtapok sila ang akong kuya, pastor, asawa, pastora. Ang akong magulang, pastora, bana, pastor. Times two mo sila, tabangan ko lang dibati, di ko katubag. Kay, wapag ganing mo kruman, ang usap mo, alin na susluyo. Ah, sayo ka. At susluyo. Ha? Ay, idea na ko kay... Times two man sila niya, uno mga pagkumit suon. Times two sila, palit mo gagpok yung siupaw. At tapos ka na yun. Pag-abot ito, pakano na ba kumuhit suog siupaw? Kaon mo ti, kuya, na lamit yung siupaw. Niya, napag yung mga kan, na soft drinks, sige, kaon mo. Saktang magkaon, dalitilihan, kukwali, abin niyo pa, kato si Joseph pa. Kato di po dito pa. Pag-iso sila ito ba, kay, nagkaon mo siupaw. Lagpok mo siupaw, rumuray sa pedikulo. Puto nga, samtang magkaon na siupaw. Eh dalip abin mo pa, kato si Joseph pa, katuliko gito, sa Matthew 13:13, katuliko gito si Joseph, kay pagingon ni Angel Gabriel, Joseph, bangun, dadya ang bata ng bagong na tao, laya sa ito, kay pagyo na ni Herodes ang bata, di bangun si Joseph, didaan niya ang bata ng bagong na tao, laya sa ito, niya paglaya siya na kaunahon naman Joseph, kung ang bata rin iyang gadoon, mamatay ang bata, asa man mututo yung bata, huwag may matutyan, di, gibalik niya ang mama at bata,
Kay, nakaunaw na Joseph, wa para pa maintindo ang bibiro na itong panahonan. Wa matutuyan ng bata. So, imbis na mamatay sa cross, mamatay sa lunod, kaya wa makatutoy. Di-apil niya uga ang inahas bata. Ni Gaya si Jose sa ito, pag-idaan niya ang bata, di-apil niya ang inahas bata. May gani pa kay si Joseph, wa mahimong bulagin. Kaya kung nabulagin ko si Joseph, ang iyang dado ng bata ay ibili ng inahan. Iyon akong papa. Ah, naanad sa kaan ang imong mga unang huna, wala sa Bible, siya. Puno-puno sa Bible siya. Imagine ka pa, gidala yun ni Joseph ang inahas bata. Daghan ko karong mga, daghan ko karong mga bana nga, sa batanon pang inahas bata, pinangga kayo. Iguwang na gani, ang inahas bata, ang bata na ikumustahon. Hoy! Nanin! Bantayan ang bata niya, ha? Bantay, mapiang ang bata. Bago pa ganing ninyo, ano? Hi, sweetheart. Ayaw kalimot pag-inom sa imong milk, ha? Sweetheart, magtulog ka sa'yo. Oh, matubag sa'yo ng asawa. Oh, sweetheart. Karong tiguwang na. Hoy, bantayin na mga bata. Tingali niya ka, ha? Kung mga piya sa mga bata niya. Muingon ang inaas bata, luuyan. Sa bata noon, bako, binangga kay ko. Karong tiguwang na. Ang bata naman ay kumusta. So, di dala ni Joseph pag-apil ang inahang bata. Niya kong ipungta na akong papa pa. Kung ikaw si Joseph, itagaan ka sa ginong privilege, ikaw mo may nahimong Joseph, paglayas niyo sa isip, inubang datuon pag-apil ang inahang bata. Niya akong papa. Ang akong papa ni buha sa Bible. Nag-abri-abri sa Bible. Ginala ko papa pa. Ayaw na lang pag-abri-abri yung versikulo pa. Kaya ang pangutana, akong dito, tubagal lang kung i-appel ba niyo magdalang inahas bata. Ayaw na lang pagsipangitan sa versikulo. Yan, ilingi akong papa sa akong mama. Ningon akong papa nga. Birunika may nga siya. Birunika. Birunika. Kung isa may atutubagan eh. Dadoon na ito pag-appel ang inahas bata. May ningon akong mama. Ato sa ingon akong mama. Huna-hunaon sa nako ha. Ngayon, ito ba akong papa nga? Kay kung atong dadoon ang inahas bata, i-apil na ito pagdalang inahas bata, mahimo kang kapalik ko. Digi ko malimot sa akong papa, bakit may magiging mo debate, ang iyang ihagawas sa mama nga, kay kung atong dadoon ang inahas bata pag-apil, kung i-apil na itong inahas bata, mahimo kang kapalik ko. Ingo ba akong mama nga? Papa, ha? Hindi mo na akong mama, uy, kinanglan dadto na ito pag-apil ang inahas bata. Kaya kung ako'y inahas bata, di ko ni mo apilog da. Patira na mo na imong naong, di ko ni mo apilog da. Then I was converted in 2007, October 5. Kung ang akong tibok pamilya, akong mga ituon, silang tanan, sa kay gayon, gitawag ko sa papa. Uy, wala naman ka ni balik sa balay. Arisa sa balay, ipulong ko kung papa, di naman iso. So una, hoy, katoliko! Wala naman ka mo ari din eh! Katoliko, itawag. Ha? Wala ka kainom na yung mga ginikanan? Uy, saan klase ito ka katoliko? Wala akong papa. So di kalit siya panahon siya, Nui, uli nga rin. Uli ko, uli. Uli nga to, sunuli akong papa. Abin mo Nui, katungtan na ni mong istorya, dito ka sa Jerusalem, ano mo matong isidyuhan pag ayaw? Nag-studyon rin about Romiri, katong imong kisulti, o abe ni mo, nakasabot mi, naklaro yun, imong ate o kuya, nagtuon po sila, nakumbinsi mi nga, tinuwag rin imong kisulti, ang Romano Katoliko mo isimbahan, at itukod sa atong Ginoo. So, ningon akong papa, tingnan dito, kinsa man, ready naman mi, nga magpapunyag, at to, ako may punyagan, mapabunyag din tanan, ah, at tuloy ko sa dursaryo. Ang akong nakuntak, si Bishop Curtis, Pilipaya, na ang akong pamilya, huwag yun magtuo nga ka ng kung pabunyag, huwag ngayon ito kong papa. Ako mga itsuan kayo, mga hardcore man, no, mga baggak ignaong, victim mo debate, no? Hardcore man, suhay ko magtuo mga kaitulan. Kung yatong March 5, 2009, ang akong amahan na tigulang na kayo, hardcore na debater sa protestante, o bansa kong inahan, mga itsuan, o mga leader sa protestante, ako mga itsuan, Gibunyagan, March 5, 2009, karon kaming tanan, ani-ana sa Simbahan Katoliko. We are now at home in a church. So, kanya ito,
wala namin mutualin sa mga debate. Manang kilala na ko sa Tony Rufel kay siya may kanang gitahasan sa debate, no? Pero ako wala, dili kay kuhilig sa debate, ako steering lang sa mga pastor. So, the more I share sa ako ang story of conversion, hangtod karon uban sa atong TV ministry throughout the Philippines, doon na nai sa record, doon na nai 77 sa mga pastor gikan sa lain-lain mga denomination na niya na naimalik sa Simbahan Katoliko. Ang atong kiyasayin din eh, sa Dumaguete, mao si Pastor Winnie Alegria, Pastor Tindog, para mailhan ka, no? Inood na sa iyang conversion, niagi siya pumaligya o kanang mga upo ay sindi, pero gipanalanginan siya sa Ginoo, bisan gibiyaan siya siyang asawa. Apan karon nakakita siya sa kamaluluyong inahan, nakasurvive siya. Inaagi sa mga tabang sa pamahal na Birhen Maria. Amen. So, sa akong kinabuhi, tinuod aga mga problema, parihan ako, no? Na